Magsitayo na po ang lahat. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, Noon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami, Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaniningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang kuruna ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako, tatawagin kang kapayapaan, bunga ng katwiran, at karangalan
ng pagiging makajos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Biyag silang inaagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyong sakay sa kalulatian na waray nakaupo sa maharlikang tono. Inuutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na ang puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayan sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingakpin tayo ng Diyos, at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay, parang isang panaginip. Lahat tayo'y natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan, yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtatanim ng may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsisihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay aning pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos na kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo, Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos na magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
poong nariyan na. Tuwi riti handa sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Draconite, si Lisanias ang tetrarka ng Abilinya, si Naanas at Caiaphas naman ang pinakapinunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang siwan ang anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos at nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangangaral. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayo'y natupad ang nasusulat sa aklat ng propet ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Patuloy sa ating pagdinilay sa panahong ito ng Adbyento, ay patuloy tayong inaanyayahan ng simbahan ng kakayahan na makinig. At kasama sa pakikinig ay naroon ng pananahimik. We cannot listen if we are not silent. At ang ating pagninilay ng simbahan, pumapasok tayo sa katpanahon ito na tayo iniimbitahan na manahimik. At ang pananahimik natin ay para buksan ng ating tenga sa pakikinig. Sa ating pong ebanghelyo, si Juan Bautista ay nangangaral sa ilang na tayo ay pagsisihan at talikdan ng mga kasalanan. At itong panawagan din ng Diyos sa atin ngayon. Ang patuloy na panawagan ng Diyos na pagsisihan at talikdan ng mga kasalanan. At hindi ba kasama ito sa preparasyon natin ng panahong ito ng Adbyento? Na ang puso natin ay inahanda natin. Ang ating kalooban ay inahanda natin. At ang paghahanda natin ay ano? Ang pagbabago ng buhay natin. At ito po sana yung naisin natin. Ang pagbabago ng buhay natin bilang mga Kristiyano na mula sa pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabago ng buhay natin, tayo ay mas makasunod sa Kanya. Sumunod ng may kagalakan, sumunod ng may panibagong puso. Kaya magandang imbitasyon at paalala sa atin, yung paghahanda ko ba ay
may kasamang pakikinig? O hinahayaan lang natin ang panahon na ito na dumaan at lumipas? Pero kung titignan naman natin, di ba, the most important stage is always the preparation stage. Yung paghahanda. At ganun din ang paghahanda natin ay sana ang buhay natin ay inaayon natin sa salita ng Diyos. Hinahayaan natin na ang salita ng Diyos ang humubog sa buhay natin. Hinahayaan natin ang salita ng Diyos ang maging direksyon ng buhay natin. At hindi ba yun ang buhay na may pagtalima at pagsunod sa utos ng Diyos? Dahil ang utos ng Diyos sa atin, ang siya nagbibigay direksyon at kabuluhan sa buhay natin. Kung magsasarili tayo at ang papakinggan natin ay ang boses na ang sarili natin, minsan may mga desisyon tayo na baka taliwas o maglalayo sa atin sa pagmamahal sa Diyos. Baka may mga gusto tayo na kung yun ang papairahalin natin, abay minsan makakasakit pa tayo ng kapwa natin. Kaya magandang paalala sa atin, no? Sa paglalakbay natin ito, ay yakapin ang pagbabago ng buhay natin. Na tayo ay lumago sa ating pagkatao, na tayo ay lumago sa ating pagiging Kristiyano, na tayo ay lumago sa ating pagsunod kay Jesus. Sa totoo lang ho, no, mas nakakaantig ang mga kwento, isang, hindi lamang ng mga himala, kundi mga kwento rin ng pagbabago ng buhay simula ng maging deboto ng poong Jesus Nazareno. Yung dating hindi dating magnanakaw nung nakilala si Jesus, nagkadebosyon sa poong Nazareno, hindi na ginagawa yung dati niyang ginagawa. Yung dating hindi tapat sa asawa dahil nakilala na ang poong Jesus Nazareno, naging tapat na sa kanyang asawa at hindi na ginawa yung bagay na yon. Yung dating mapanghusga, dahil nakilala na si Jesus Nazareno, marunong nang umunawa. Yung ayaw magpatawad dahil matigas ang puso, nakilala si Jesus Nazareno, natutong magpatawad at palayain ang galit sa puso niya. Ito yung mga bunga ng pakikinig. Ito yung bunga ng pananahimik natin. At mula sa pananahimik, nagiging bukas tayo sa salita ng Diyos at sa pakikinig nito, sinasabuhay natin ito. Itong paanyanya ni Juan Bautista, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. At sana ito din ang direksyon natin bilang Kristiyano. Pagsisihan at talikdan ang ating kasalanan. Lumakad sa daan ng pagbabagong buhay. Lumakad sa daan ng Panginoon. Dahil sa totoo lang, ang taong nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Kaya kung mahal talaga natin ang Diyos, susundan natin ang Diyos. At ang ating pagsunod sa Kanya ay may malinis na puso at may buhay na binago ng Kanyang salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangububuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, numulog tayo sa Diyos Ama upang tayo kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Mung pagpapakumbaba tayong manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na harangin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, maanghel at mga banal sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at magpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming handog
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, O sana, sa kaitaasan. O sana, O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Hosana, hosana, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Pagsitayin na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagpakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay naghihintay sa iyo, O Jesus, buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga at ng makasalanan. Ang pangako mo sa amin ay tutuparin sa lahat ng mga bansa at mga lupain. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus, buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan.
iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng makasalanan. Magsipagbuli sa hari ng Israel, ang pagmamahal ay mayroong kaganapan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Buhay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng mga kasalanan. Puso'y naghihintay sa iyo, O Jesus. Ay handa na sa iyong pagdating. Ikaw ang pag-asa at ang kaligtasan ng mga dukha at ng announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo ng ating parokya para sa taong 2025. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pinaaalalahan na naman po ang lahat na nagsisimba na pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan, lalo na para sa mga nangangailangan at ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang itong mga imahen at lasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
at pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuno ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal Nuestro Padre Jesus Nazareno,